May gagawin na naman tayong isang Poco X3 galing kay Boss John Clifford Ignacio. Sir, ito na yung unit nyo. Gagawin na natin. So, yung unit na to ay dead bot. So, dito guys ay may share na naman natin kung paano natin gawin. So, itong unit na to ay wala pang galaw. Ako pa lang ang gumagalaw. So, dito babakbakin natin yung CPU. Automatic revolve pa rin tayo guys. Mga ganitong sakit, nire-revolve pa rin natin. So, ang current nito ay nasa 55 lang. So automatic revolve pa rin ang gagawin natin. So wala pa siyang kagalaw-galaw, ako pa lang. So kaya automatic decide tayo na i-revolve natin yung CPU. So shout out muna ako guys sa mga masugid kong taga-subaybay. Shout out sa Family Quintos from Boss Noel. Shout out sa inyo sir. Shoutout naman kay Boss Adrian Torres from San Juan La Ia, Batangas. Shoutout naman kay Boss Phil Mendoza from R4E Calamba City. So shoutout sa inyo sir. Shoutout naman kay Boss Basilito Porcala. Shoutout naman kay Boss Rodin Biglain. Shoutout naman kay Boss Lok Steve Pasahi from Carmona, Cavite. Shoutout sa inyo sir. Shoutout naman kay Boss Erwin Kit Tasio from Santiago City, Isabela. Shoutout naman kay Boss Rian Madriga from Tacorong City. Shoutout sa inyo sir. Shoutout naman kay Boss Elmer Minyas. Shoutout naman kay Boss Rizal Jayari. Shoutout naman kay Boss Mercy TV from Damam KSA. Ay, malayo-malayo pala ito si sir. Shoutout sa inyo sir. Shoutout din kay Boss Bernard Cross. Maraming salamat sir sa lahat ng nakasubaybay sa channel ko. So dito guys, halos karamihan nagpapagawa sa akin ay puro CPU. So yung iba, hindi ko na naiba-vlog. Yung iba naman ay gustong i-vlog, yun lang ay binablog ko. So, yung iba naman na mga gawa ko ay hindi na binablog dahil ayaw din ng ibang may-ari. So, depende na lang guys kung sino yung may gusto, dun ko lang iba-vlog. Pero dun sa iba na nagmamadali ay hindi na natin binablog kasi para naman may privacy sila. So, iniiwasan na natin i-vlog. Dun sa may gusto na iba-vlog yun, dun ko lang siya binablog. So karamihan ng ina-upload natin ay Poco X3. Dahil guys, ito yung madalas na nasisira talaga ang CPU. So marami nagtatanong sa akin kung paano natin binubuhay yung Poco X3. Simple lang guys, may basta meron kayong power supply, madali nyo matrace kaagad kung ang gamit ko kasing power supply dito, yung DC power supply na Shogun 305. Yan yung gamit kong power supply. So, dito ko tinitest kung ilang milliampere lang ang pumapasok. So, madalas kasi, pag around 200, ang pag pinower on mo siya around 200 ampere, tapos magka-count siya pababa, tapos mawawala. Automatic CPU yun guys. Yun yung lagi yung tandaan. Tapos, minsan naman, nasa 140 to 151, ganun. So, CPU pa rin yun. So, pag pinower on mo siya, tapos hindi siya tumutuloy, ang count niya papunta ng papunta sa baba, pawala ng pawala. Ibig sabihin, CPU yan. So, meron namang iba na as in dead talaga. Walang count, walang current na kahit ano, walang amperahe. So, double na ang ginagawa ko dun guys. Kasi hindi natin hindi natin matitrace agad kung saan siya nagmula kasi walang count. So, ang mangyayari, dalawa ang babaklasin natin. Yung RAM ay yung tinatawag natin na memory tsaka yung CPU. So, dalawa ang nire-revolve natin. Kaya, medyo matrabaho. Pero doon sa may ano siya, may power pero hindi tumutuloy, may count sa amperahe dito sa power supply, ay automatic, huwag nyo na kayong magalaw ng MMC. Huwag nyo na i-revolve. Automatic CPU lang. Kasi ibig sabihin, CPU lang talaga ang may sira. Kadalasan ang nagagawa ko, pag wala siyang current, kahit kaunti man lang na amperahe, dalawa na yung binabaklas ko doon. So, yung MMC at saka yung tawag dito, yung pinaka CPU. So, dalawa.
So madalas naman nakukuha, nagagawa din. So kadalasan nangyayari 'yun guys sa mga ano, sa mga Poco F3, Poco F3 tsaka Poco F2, mga ganun kadalasan, tsaka mga Xiaomi Note 10 Lite, mga ganun. So madalas 'yan nangyayari, ganun ang nagiging error. Puro sa Poco X3 bibihira na nagkakaroon ng siguro sa mga ano, mga 3 times pa lang may dumaan sa akin na wala talaga siyang count. Kaya nag-decide ako bakbakin lahat. Pero nagawa naman. So yun yung inaano ko dito, guys. So sa mga nagtatanong sa akin na hindi talaga ako makakasagot doon sa mga chat-chat, may number ako dyan, guys. Kung hindi man ako makasagot sa tawag, text nyo lang ako, kasi pag wala na akong ginagawa, doon lang ako magre-reply. So hindi talaga ako basta-basta makakahawak ng cellphone sa dami kong ginagawa. So ako, sinasabi ko lang talaga ito na medyo hindi ko gaano nahawakan ang cellphone ko pag tuloy-tuloy na yung trabaho ko, dahil ako lang talaga ang gumagawa dito. Wala akong katulong. Ako lang mag-isa. So tatayo lang ako kung kakain ako. So ang problema kasi natin, masyadong technical na yung mga trabaho natin. Puro CPU, puro mahihirap na gawin. Kaya hindi talaga ako basta-basta mahawak ng cellphone, lalo pag nakaupo na ako sa upuan ko, dire-diretso na. So pasensya na talaga kayo, guys. Kung mag-text kayo, masasagot ko 'yan, kasi pag nagpahinga ako, 'yun, doon ako magre-reply. So 'yun lang talaga. So pasensya na doon sa iba na hindi ko na re-replyan agad, dahil medyo marami talagang ginagawa. So wala, kasi mahirap kasi wala akong taga-sagot, ako lang mag-isa. So lalo na pag yung mga ginagawa natin na mga technical na hardware, yun talaga ay napakahirap. So wala na ako halos panahon humawak ng cellphone. So I hope na maintindihan ng iba na nagtatanong. So kung willing kayo, guys, magpagawa, i-text nyo lang ako. Pag hindi ako nakasagot sa tawag, text lang kayo, kasi minsan nasasagot ko talaga yan. So pasensya na din dun sa iba na wala pang available na parts. So ang problema lang kasi natin, minsan may dumarating na parts kaya natatagalan. May dumarating na parts, minsan may supply, mga sira. Pero dun sa walang supply, lahat naman nagagawa. So tumatawag agad ako sa may-ari kung okay na yung unit. So ito, guys, ang kadalasan na ina-upload natin ay mga CPU, para lahat ng mga bagong technician ay may idea kung paano nyo buhayin. So I hope na makatulong sa inyo yung mga video natin. So ang pag-rebol ang pinaka-importante, dapat ma-perfect nyo, guys, kasi yun ang sikreto talaga dito sa Poco X3. So dapat kung may gawin kayo na CPU, doble ingat lang, kasi masyadong sensitive yung CPU niya. Ganun lang. So I hope na makatulong sa atin yung mga ibang tutorial natin. Sa mga nagtatanong na mga short killer, meron tayong available. So text lang kayo sa akin, meron tayo. So boss John Ignacio, okay na yung unit nyo, sir, na revolve na natin. So test na lang natin kung ma-check ba natin kung may password o wala. Pero kung may password, di na natin bubuksan. Bahala na yung may-ari. So kung makita nyo, sir, yung unit nyo, text na lang kayo sa akin o kaya tawag kayo. So ayan na, guys. Okay na, gumana na siya. Kaso may password. So I hope na makatulong sa inyo. See you in the next video ulit. Maraming salamat, guys. Thank you.